Kahit na wala tayong nakikita na parang alikabok, eh meron pa rin yan kahit paano. Ang katamaan yung mga teenager na senior citizen at saka yung mga bata. Kaya sa suot ninyo ito at malaking may tutulong yan. Isa pang malaking problema ang nangyayari, yung tinatawag na ash fall, kung saan bumabagsak ang abo. Kaya nga nagsara yung airport dahil pati aeroplano hindi na makalipad. Ito ay dahan-dahan bumabagsak, dala ng hangin. Kailangan bantayan natin kung ano yung takbo ng hangin. Nung unang pumutok ang Taal, dito pumunta sa southern part ng Metro Manila at ramdam namin lahat ang pagbagsak ng abo. Nung pangalawang araw, lumipat ang takbo ng hangin kaya umalis naman yun dito. Kailangan natin bantayan yung ash fall. Dahil merong tinatawag na health hazard yung nahinga natin yung abo. Dahil iniinit ng mainit na mainit yung buhangin, nagiging bubog. Kaya pag nahinga natin o napunta sa mata natin, eh baka magkaroon ng iritasyon, magkaroon ng problema sa baga. Kaya kami, ay pagpunta namin sa Taal, magdadala nga kami nitong tinatawag na N95 para makatrabaho dun. Na hindi hinihinga itong ash, itong abo. Pasuot po ninyo sa mga bata yan para hindi sila maghika, hindi sila upuin, hindi sila magkasakit. Tungkol nga dito sa mga kinakailangan na mask, kinalulungkot ko at medyo kinagagalit ko na rin. Balitaan ko na may nag-hoard at tinataasan ng presyo. Huwag naman natin gawin yan. At kawawa naman, napipinsala dyan sa mga ganyang klaseng pagsamantala sa mga kalamidad. Ang biktima niyan ay mga kapwa yung Pilipino rin. Sana naman upang tulong na lang ninyo sa mga kapwa Pilipino ninyo. Huwag natin pagsamantalahan ang paghihirap at ang magiging malubha na sakit ng ating mga kababayan sa Taal. Kakabila naman nun, lagi kong sinasabi, pagka dumadaan tayo sa ganitong mga disaster, mga kalamidad, ay nakakatuwa, nakakataba ng puso at nakaka-proud na makita ng ating mga kababayan ng mga tulong para sa mga naghihirap na biktima nitong pagputok ng bulkan. Dati sinasabi ko nga, isang tawag lang, kung marami na silang pinapadala. Itong pagputok ng Taal, hindi na ako tumawag. Sila ang tumawag sa akin kung saan dadalhin ang mga gamit. Hindi lamang yung mga in-kind na donation, pati na yung cash donation. Kung ano magiging pangangailangan ninyo sa darating na ilang araw, ilang linggo, ay kung kulang na itong madadala namin gamit, ay tasabihan nyo kami at pabalik kami ito at magdadala ulit ng kung anong pangangailangan ninyo. Kaya good luck sa inyo! Maraming salamat sa inyo lahat. We can be very proud na talagang tama yung kanilang sinasabi. Ang pinakamabait na tao sa buong mundo ay mga Pilipino.